Hello sa mga Nostronautics Worldwide. Ayan, so ngayong 2024, gusto kong pasalamatan kasi binisita po ako na isa sa mga close friend ko at saka naging co-work ko dati. Alam nyo, kwento ko lang ng mabilisan. So, isa siya sa mga taong hindi ko makalimutan while I'm still working sa BPO company. Ayan, so siyempre, akala nila pag nag-work ka sa BPO is madami kang pera, yan, lalo pag may position ka. Kasi naging boss ka, naging TM din kasi ako dati sa call center. Pero alam nyo guys, hindi ko siya makakalimutan kasi talagang nag-zero ako, lumapit ako sa kanya. And ikaw lang ang magsabi. Ayan. So, ikaw lang ang magsabi, ano nangyari? Ano lang naman yun, kumbaga parang nagkaroon na kami, I mean, separate na kami ng company. Nung time na yon. And then what happened was, nagkasalubong lang kami sa isang, sa Bancheto, around Makati. And then she asked me na kung may kaunting pera ba ako or may extra ba akong pera pang lunch, pang dinner lang yung time na yon. Oh. And then, sabi ko sa kanya, Ate Jay, talagang ito lang yung pera ko ngayon, ito lang yung mabibigay ko kasi nung time na yun, critical days sa mga call center din yun, kumbaga parang a days before the stakod. So, ayun, without hesitation, binigyan ko sa Ate Jay kasi marami na rin kami napagsamahan. Oo, grabe yun. Isa yun sa mga tumatak sa akin na talagang ang dala ko na lang talaga, pamasahe ko pa uwi, tapos hindi pa ako kumain. Sobrang gutom na ako. Yan, so, yun, yung mga bagay na hindi mo dapat kalimutan eh. Binisit nila ako ng isa ko pang close friend na naging katrabaho ko din sa BPO, ayan. So, grabe yung kulitan namin. Yan. So, sobrang na-miss ko rin sila. Ngayon, ang tagal-tagal talaga namin hindi nagkita. Ilang taon na. Tapos, ayun. So, sabi ko sa kanya, pwede ba kitang i-read? Yan, kasi na-miss ko naman siya. And alam kong takot siya kasi first time ko siyang mababasahan kahit na magkakilala kami for a long, long time. Ang gusto ko lang sa kanila kasi kahit hindi ko sila nare-replyan masyado, kahit di kami nagkakausap ng matagal na panahon, hindi sila nagsasawang kamustahin ako. Yan. So, kaya nung nakaraang gabi, nung sinabi nila na pupunta sila, super late na, as in talagang midnight na siya, 11 yata ng gabi. So, sabi ko, busy ako, pero may lakad ako bukas. Hindi talaga silang dalawang isip. Sabi nila, Ate Jay, pupunta kami talaga dyan, na-miss ka namin. So, pumunta silang dalawa ni Mimi. Ayan. So, gusto ko magpasalamat talaga sa kanyang di. Tapos dati, pumupunta ako sa bahay nila, sa inaupahan nila. Yan, so nagluluto po ako doon. Yan, para makalibre ako ng pagkain. Yan. O, totoo po ito, hindi po, yes, ito po. Joke. So, ang sabi nga nila is, Ate Jay, hindi namin akalain na mapapanood ka namin, na aabot mo yung mga pangarap mo. Basta lang yung sinasabi sa kanila, walang imposible sa buhay. So, ngayon, titingnan ko yung cards niya. Ready ka na ba? Yan. Medyo kinakabahan ako, pero sobrang na-convince. Mas lalo akong na-convince nung nagkaroon sila ng collaboration ni isang sikat na vlogger. And then, andun ako, actual talaga akong nakinig. And then, sobrang halos, parang napapa-wow na lang talaga ako dun sa mga reactions ng mga relatives din nung isang vlogger na hinuhulaan ni Ate Jay. Kasi talagang lahat, talagang tumugma. So, first time niya kasi talagang manood. Actual na nag-read ako. So, sinama ko sila kasi kilala din nila yon. So, syempre, we are a fan, so sumama sila. Now, it's time for you to shine. Titingnan natin kung anong ipapakita sa akin ng mga baraha mo. Oh my God. Ilang taong ka na nga, Bi? 31. So we have 4 aces. Yan.
So, yung negative is the ace of speed. Yun lang talaga. Siya kasi kahit nagkakainuman kami, hindi siya ganun ka-vocal sa aming mag-friends. Mm, yan, sobrang hindi siya vocal. Hindi ako open. Tsaka hindi siya yung palatanong na tao na sino siya sa buhay mo, ganyan-ganyan. Talaga mag-aantay siya na ikaw mismo ang mag-open sa kanya. Yan, isa yan sa mga naano ko sa kanya na kahit matagal na kami magkasama, hindi siya yung mausisa. Hindi siya yung tipong mangingialam sa personal life mo. So, at saka hindi ko na siya masyadong chichikahin kasi baka ano pa ma-open niya dito. Yan, syempre maloko din kasi ako nung mga nasa BPO pa ako. Yan. Basta ang masasabi ko lang sa mga naging ex ko, hello po. Charot lang. Pero yan, alam nila yung mga na-experience ko dati. Ready ka na? Yes, I am. Pick one card. So gusto ko siyang basahan kasi nga, para though matagal na kami magkakilala, hindi kasi talaga siya vocal eh. Hindi siya yung kagaya sa aming mga ibang friends na talaga pag nagiinuman kami, nilalabas namin yung problema namin. Pero siya talaga tahimik lang. Tahimik lang sa umpisa. Sa umpisa. Ayan, so. Cut the cards into three. Hindi ko talaga sila pinauwi. Ilang araw na sila dito. Gusto ko na nila umuwi. Sabi ko, wag na muna. Kasi ang lungkot. Kuha ka ng 7 cards of total. Lagay mo dito. So, abangan nyo rin, guys, yung collaboration namin ni Wamus. Ayan. So, this is you. I'm hoping that this is a red card. Okay. So, hindi siya red card. You're king of flowers. So, ano ba ang flower, Lulu? Ang flower kasi, darling, is it's like pag nahanginan siya, change of direction. So, there are times in your life bago tumawid ang 2023, naguguluhan ka sa mga decision mo. Pero, naguguluhan ka. Hindi ka makatulog ng mga ilang araw. May moment ka na nagsisikap ako, pero parang walang nangyayari. Parang, you're questioning about yourself according sa cards na huwag ka manghinayang be. Huwag ka manghinayang, you deserve to be happy. Okay. So, actually siya, nakikita ko maganda ang pasok sa'yo ng 2024 kasi dito sa 2024, kung mapapansin mo, puro red card. Yan. Tapos, naano mo lang siya na parang na-carry over mo lang yung aura mo sa 2023. Sa bagay kasi January pa lang tayo ngayon. Pero dito ko nakita na may mga days na nagmumukmuk ka. Yung parang question mo na maganda naman work ko, pero ba't parang walang nangyayari? Huwag mong pagsisihan yung mga nagastos mo. Kung hindi ka man masyado nakapag-save, you deserve to be happy. Pero sana ngayon, 2024, baguhin mo siya. And kung mapapansin mo, King and Jack. Exciting ito kasi relationship to, no? So, sa relationship niya, so ito yung kulang. Isa sa mga kulang. Sharp object kasi to. So, meron siyang tinatawag na trust issues, pwede. Pero siya yung ano na nag-ask siya ng security and assurance. Natatakot siya ng commitment. Kasi parang ayaw yung iniisip niya dito sa cards is that iiwanan lang din siya. Parang andun yung point na bakit pa ako mag-i-invest ng sobra. Kasi alam ko sa sarili ko na parang
ano, nagda-doubt siya, andoon yung paranoia niya na iiwanan din siya. Bakit ka nag-isip ng ganyan? I don't know, TJ, pero pagdating kasi sa ganung relationship, medyo hesitant talaga ako. Kasi mahirap kasi talagang, kumbaga yun, yung sinabi mo, tama yun na walang security and assurance talaga na parang una pa lang ang dami na agad na mga red flags. So, ganun. So, parang for me, no, I'm not gonna invest, I'm not gonna do commitment with this type of person. Well, for me ha, advice ko sa'yo, dahil hindi tayo pabata. Yeah. So, we all wanted in our life na magkahanap tayo ng pair. No? So, sa nakikita ko nga dito, darling, huwag kang matakot sumugal. Hindi po natin malalaman na nagmamahal na tayo hanggat hindi tayo nasasaktan. Sa part niya kasi, natatakot siya mag-invest kasi parang lagi niyang sinasabi sa isip niya siguro na masasayang lang naman lahat eh. Yung parang andun yung hesitation talaga niya. Pero darling, sana ngayon 2024, ito ang baguhin mo. Kasi hindi mo mahahanap ang tinatawag mong couple or partner pag hindi ka susugal. Ang dami mo na sayang na pera. Yes, I know. Ang dami mo na sayang na totoo pera. Totoo yan, no. Na-mismanage siya sa financial aspect niya sa 2023. Actually, maganda ang 2023 niya. Kaya lang na-mismanage siya in handling of the financial aspect. Cut the cards into three. Okay. Kuha ka ngayon ng 9 cards of total. Lagay mo dito. Ilan yung ati, Jay? 7. Hindi ko alam kung not in good terms kayo ng family mo, pero may wall akong nakikita. Isa to sa mga agony mo hanggang ngayon. Na parang, hindi ko alam kung madami kang gustong patunayan sa kanila, pero sa nakikita ko, you are in pain when it comes to your family. Totoo, TJ, hindi kami ganun ka... hindi naman sa hindi ganun kami okay, but more of hindi kami open sa isa't isa with my, especially with my siblings. Pero yun nga, may ganung wall sa... Oo, may wall. Sa kaming mag ano, family. And yung last year, yun yung hindi namin napagkakasunduan. Magulo na. Darling, I would like to congratulate you kasi nakuha mo yung Ace of Diamond. Ace of Diamond, darling, it's like a success yan. Yes, hindi please. Matatapos ang buwan na to na hindi ka magkakaroon ng career line. So, in the end of January or first week of February, you will receive a good news. And then you have to prepare your documents like your passport kasi aalis ka ng bansa. Ate Jane, kinakalimutan ako kasi... Aalis ka ng bansa, hindi ko alam kung nag-a-apply ka, pero... you have to be ready kasi may tutulong sa'yo, may hahatak sa'yo. Basta dito, hindi matatapos ang taon na to. I'll give you 3 to 4 months, magpapaalam ka sa amin to go abroad. Ate Jay, ano ko lang ha, yung part na yan kasi last, ano kasi nung nawalan ako ng work, talagang yung mga pinsan ko, they push me to go abroad na magbarako na. So, yun din yung pinagpipray ko na if ever man na hindi ako
pala rin na makahanap ng magandang trabaho dito sa Pilipinas. Yun yung pinupush nila sa akin. And ay, see, hindi ka nag-open sa akin yan. No. Hindi talaga. Na-post ko lang siya sa My Day ko, pero hanggang doon, I mean, post lang na parang nasa aeroplano ako. Yung window lang. Tapos, yung parang may window ng aeroplano and then yung barko din. Yun lang, yun na yung pinost ko noong time na yun. Parang pero, ano lang siya, dream. Yes, like and that. Then sabi nga ng pinsan ko na parang don't worry kasi once na makapag-training ka, parang si kuya mo na yung hahatak nung application mo. Congratulations. Thank you so much, Kay. Makakainis ka. So, yun lang ayan. Naman, pagpipray ko na sana mag- Well, ipipray ko rin to kasi mas... Magiging masaya ako sa success nyo. Ang success nyo ay success ko. Yes, so, hindi kasi siya ganun ka-vocal sa akin, even sa mga career niya. Sa ano. So, nagulat ako, 2024 is when I see you out of the country na. Yes, Lord, pero yan, matuto ka mag-ipon ha. This time, darling. Wala talaga akong ipon, te. And naging challenge ko talaga yung finances ko. Well, for me, ngayon 2024, maganda na siya. As in, I'm very, very happy kasi talaga sa nakikita ko, makakaalis siya. And isa siya sa mga taong forever kong mapapasalamatan kasi he saved me kung saan din ako nangangailangan. Hindi sa amount na binigay niya sa akin. Sabihin, sila yung sinasabi, Ate J, 50 pesos lang naman yun. Pero yung time na nagugutom ako, walang value sa amount yun. Kaya lagi ko silang inaano na hindi ko sila makakalimutan eh. Minsan nahihiya kasi sila sa akin. Kasi they think na ang layo-layo ko na daw, I'm still the same. No? Yes, napatunayan yeah. naman yamin kay Ate J. Thank you. And we understand naman din yung status niya ngayon na hindi na more of into friendship yung time niya, but more of syempre dun sa pag-help ng mga tao na nangangailangan, but still andun pa rin naman yung naglalaan pa rin ng time si Ate J for their para sa mga friends niya or sa mga tao kailangan balance. Yes. So again, let's go back to your cards. I'm very happy. So my God, masaya ako para sa iyo. So ngayon, huwag mo na isipin yung mga negative thoughts mo. Leave that way. Leave it at. Throw it at. Basta ang nakikita ko ngayon is makakaalis ka. Hopefully. Last set of the cards. Sana okay pa din. Nakuha niya kasi ang Ace of Diamond. We're in success kasi to. Pero I'm praying, hoping na makakaano din ako, te. Makakakuha din ako ng it's more about health. Oh, so far, wala pang warning sign sa health mo. Okay. More on drain kasi ang ano mo eh. Drain yung aura mo. Kasi ano ka eh, yung parang ang lalim-lalim lagi ng iniisip mo. Yung kailangan mo laging may mga musta sa'yo. Yes. Always. Tap the cards into three. Kuha ka na last 12 cards of total talaga yung dito. Ano na tayo? 8, 9, ay 12 na pala. 12 na. 1, 2, 3. Pag may jack dito, magkaka-boyfriend ka. I mean, good relationship. Ay, congratulations! Matutuloy ka nga! Totoo ba? Oo, twice mo na nakuha to. Yan. Magtutulong din sa yung babae when it comes to financial. Yan.
Okay. So, lumabas sa kanya ang bad luck card. Ano tong bad luck card na to? Darling, mag-ingat ka lang ha. Kasi ngayon, 2024 is with the first 2 months mo, mag-ingat ka lang kasi takaw ka ngayon sa, ano, sa aksidente. Andito yung maaring mawalan ka ng gamit, like phones, wallet, yan, or ibig sabihin yan, snatching, yan, mag-ingat ka lang. Kasi, ano pang klaseng accident, Ate Jane? Ibig sabihin, maaaring may magtangka sa'yo. If in any case na mapapadaan ka sa lugar, be safe lang. So, don't expose your phones, your wallets, mga ganyan. Kasi dito, tumama kasi ang negative sa diamond. So, ang interest is belongings. Yan. So, relationship is here, pero hindi ka pa talaga ready daw. So, di ba sabi ko, pag may jack dyan, it's magkakaroon ka ng relationship. Yes, meron, pero hindi pa siya yung tipong seryosohin mo. Ikaw ang ano talaga. Ako ang may problema. O, ikaw ang may problema. Ikaw ang may problema. Kasi sa nakita ko sa baraha, meron naman pala nagkakagusto sa'yo, pero lagi mo nilalagyan ng wall limits. Yan. After siguro ng meeting up or something like a few conversation or a few things na magkikita kayo, after that, parang, okay, bye-bye na. Totoo yun, te. Yun lagi kong sinasabi kay Mimi, kay, sa maging close friends ko. Talaga. Pag after the conversation, after ko talaga magkaroon ng, ano, meet up or yung parang may nakilala ako tapos nagkaroon kami ng small conversation, something ganyan. Parang ayoko na. Oo, hanapan mo agad siya ng butas. Mm-hmm. Parang ayoko na. Parang lagi kang ganun. Kaya nai-stuck ka sa ganung sitwasyon kasi yun nga, ikaw laging nagpuputol. Pinuputol mo agad. But anyways, I'm very happy with your cards kasi wala naman siyang health problem. Wala siyang health issues, walang tinatawag na may hospitalization ka, merong sa family. Sa family, wala naman. Pero ang warning sign lang sa'yo is yung you have to be take care of your personal belongings or kung meron man magtangka sa yung ano, ibigay mo na, huwag ka nang lumapan. Okay, so kung pupunta ka man sa mga ibang lugar na pupuntahan mo, make sure hindi exposed yung walang makikita sa'yo. Yan. Sa panahon ngayon, kailangan natin mag-ingat. Kasi sa hirap ng buhay, alam mo na. Lahat gagawin. So, but anyways, let's focus sa positive card mo kaysa negative card. So, I'm very happy. Thank you for allowing me to read you. Thank you, Ate Jay. So, ngayon, mas, ano siya, mas nakilala ko siya. Yes, kilala ko naman na siya kasi nga magka-work kami dati pero ang tagal namin na hindi nagkita. Hi, hello na rin kasi kami minsan sa Messenger sa sobrang busy ko. So, ngayon parang nag-attempt ako sa kanya na pwede ba kitang basahan? At ngayon ako pumayag. Oh, ngayon na siya pumayag. Kasi dati talagang inaano ko siya, ayaw, natatakot siya, yan, ganyan. Pero ngayon, nagpapasalamat ako, pumayag siya. Isa sa mga reason din kung bakit gusto ko siyang i-read, kasi gusto ko siyang magabayan. Natutulungan ko nga yung ibang tao how much more siya na naging close sa akin. So, again, lagi tayong mag-ingat sa every day of our lives. Yan. So, huwag tayong makalimot magdasal. At saka sa balak magmahal dyan, kailangan nating sumugal. Hindi natin malalaman na nagmamahal tayo hanggat hindi tayo masasaktan. At sa mga nasaktan na, huwag kayong matakot magmahal muli at huwag niyong ibalik yung mga nakaraan. Stop comparing the your ex or another person kasi magkakaiba-iba ang bawat tao. So again, masarap magmahal, lalo na pagmahal ka. Ayan, oh. Diba? Sana so, ako din naman, hindi naman perfect yung relationship namin ng partner ko. May time talaga na talagang, ang swerte ko lang talaga sa partner ko, no? Kasi never ako nakaranas na mumurahin ako. Never din ako nakaranas na talagang saktan ako physically. Yan. Pero dumating kami sa point na parang
nagkaroon kami ng cold message because of sa sobrang busy ko. Yan, naintindihan ko naman siya. Siguro may pagkukulang na rin ako. Yan, sa sobrang busy ko nga. Pero, ayun, kailangan isipin natin. Kasi lagi akong bumabalik ako sa panahon na kung paano kami nag-start. Kasi nandoon siya sa lowest point of my life talaga, na talagang walang-wala din ako. So, nagsama kami hanggang ngayon. Bukas at magpakailan. So, again, huwag tayo matakot magmahal. And ako din, hindi ako magsasawang mahalin kayo. Maraming salamat sa support.